bago pa, asan yung time? Bago pa lang magsimula yung time. Sabihin ako. Okay, so speech 30, magingay! Yan. Excited na ba kayo? So, baka kasi tulog na kayo. Pwede ko pa kayo, can I ask if you could all stand? Stand muna kayo. Mabilis lang. Yan, tas taas niyo yung kamay niyo. These old boys. Okay, para lang magising tayo lahat kasi baka may natutulog na kayo eh. Okay, upo na kayo guys. Okay, gising na. Maingay na tayo. Okay, so start. Ako si Gabo. Isa akong Jollibee driver sa umaga at dilulog sa gabi. So nice, ang costume ko ngayon is yung Jollibee driver para maghatid sa inyo ng isang jolly message na what if hindi na ako maging dilulog. Itaas ang kanang paa sa mga delusional dyan. Taas nyo, kanang paa, sige. Okay, ayan, tinaas, ang dami nagtaas. So, ayon sa aking survey, marami sa atin ang dilulo ngayon. Marami din ang single, marami ang taken. Dahil dyan, ayan, delusional tayo tuwing alas 10 ng umaga. Matik, mapapa-I miss you time ka. Kasabihin mo, gahab, ang ganda-ganda niya, short term chinito with glasses. Kaya gahab, big boy, malaki ba yung substantial at napogi. So ayan yung mga yun. Lala pag alas 10, matik yan. Pero, natanong niyo na ba sa sarili niyo kung paano na nga ba magmahal ngayon? Sa isang perspektibo ng isang millennial, o Gen Z, o kahit anong generation man yan, basta estudyante ng speech 30 class natin, natanong nyo na ba yung mga tanong na ito? Paano na nga ba nagmamahal ngayon? Sigurado ako, mapasinggan, JNK and MU, walang label, o favorito nating BFF Pro Max. Naranasan na natin magmahal. Naranasan na natin sumubok magmahal. At syempre, ayan, sa mga hindi pa nararanasan magmahal sa mga single, syempre naiintindihan ko kayo na may mga priority kayo sa buhay na ay guys, mag-aaral muna ako kasi kailangan ko muna makabunod sa speech 30 ni Sir Mark Mozo. So, remind ko lang na baka maunahan pa kayo magmahal ng bigas. So, magmahal na kayo ngayon. Syempre, kung naranasan natin magmahal, naranasan na rin natin masaktan. Ouch. O, tignan niyo yung katabi niyo. Mukha pong mananakit yan. O, kayo yung nasaktan. So yan, marami sa atin, lalo na nung pandemya, ang nakasubok sa pangmalakasang internet love, mga kaibigan. Sinubukan natin yan kasi syempre, we are lonely. Sigurado tayo yan, we are isolated. At tawang-tawa ako actually, nag-Facebook memories kanina lang. Yan, 2:50 PM kanina, nasa CR ako, nag-Facebook ako. Tapos ayan, saktong-sakto, ayan o. Parang example ng convo ng internet lab. Ayan o, hello baby! Kita tayo mamaya, baby! Tapos ito, yung mas ready pa yung grade 7 sa commitment sa'yo. So mamaya, itatackle ko yung mga ganyang bagay. Kung ano nga ba ang difference ng infatuation at genuine love. Kaya kapatid, minsan nyo na nga bang natanong sa sarili nyo, kamusta na nga ba ang puso? Kung nalaman na natin kung paano tayo na magmahal bilang isang millennial, dapat din nating malaman kung bakit ba tayo nagmamahal ngayon. Basically guys, love is an underrated topic. And lahat tayo sabik na sa pagmamahal. Meron ako sa inyo yung tatlong literature na sasabihin to back up my claim. Una, galing kay Eric Fromm, isang existential psychotherapist. Pinagbabangga niya yung dalawang topics which is capitalism and love. Sa panahon ngayon, laganap ang infatuation kasi sabi niya dito, sa panahon ngayon, natural na naghahanap tayo ng kakapitan kung kaya't nafo-fall tayo sa salitang infatuation. So ano nga ba ang infatuation, mga kaibigan? A temporary and intense emotional state that lacks the depth and enduring qualities associated with mature and authentic love. So basically, ano, parang surface level lang to, mga kaibigan, mga infatuation na to. Pero syempre, kailangan natin maging delusional, syempre. Pogi niya kasi. Ang ganda niya. Pero di mo alam, nilalove bomb ka na pala. Di mo alam, hindi na tayo nasasanay sa
connections, mga kaibigan. Nagkwento lang ng talambuhay yung bebe mo. Actually, hindi pa nga bebe mo eh. Nasa isip mo lang na bebe mo. Nagkwento lang ng talambuhay na in love ka na. Nilove bomb ka na in love ka na. Basically, ayun yung sinasabi ni Eric from dito na capitalism... Ayan, connections. Bilang, connections pa lang muna. Basically, sinasabi niya dito na capitalism thrives on alienation. Ayun yung sinasabi ni Eric from. Pangalawa, si Bell Hooks. Si Bell Hooks ay isang author, cultural critic, feminist, and social activist. So, ang sabi naman niya, sa book niyang All About Love and New Visions, pinagtatagpo niya naman yung love and patriarchy. So, basically, ang sinasabi dito, bakit nga ba when we talk about love, iniiwasan natin to, ayaw natin siyang i-define. Pag kunwari, tinanong pa ng best friend, uy, kamusta na kayo ni ganyan? Uy, parang ganda ng case kami dito. Iniiwasan natin, mga kaibigan. Eh, yung sinasabi niya, bakit nga ba natin dinideny ito? Kasi nagkakaroon yung mga systems around it, mga kaibigan. Bilang tao kasi, wala na tayong ethics. As per Bell Hooks, wala na tayong love sa ethics, kaya natin siya iniiwasan. Nako-conform tayo. Ayan, power the systems around love. Nako-conform, bilang tao, wala na tayong ethics on love. Nako-conform tayo sa salitang self-love, mga kaibigan. Sabi dito ni Bell Hooks, nako-conform tayo sa sariling self-love. Ano nga ba ang self-love? So, self-love, syempre, let's say for example, sa mga babae, spa, o kaya sa mga lalaki, maglalaro ko ng PS5, yan, self-love na yan. O kaya, bili ka ng sarili mong engagement ring na $299. Self-love na yan, mga kaibigan. Basically, ang sinasabi lang dito, in many ways, love is community building. It helps us go against isolation. Ito ang pinaka-i-highlight ko sa aking speech. Ayon kay Robert J. Sternberg, isa siyang American psychologist. Pre-propose niya ang triangle theory of love. So, merong tinatawag na passionate love, liking, companionate. May tinatawag siyang triangle theory of love. So, it is divided into three parts. Passion, commitment, and intimacy. So, passion represents the physical and sexual attraction between partners. Intimacy, this involves the emotional closeness, bond and connection between individuals. And commitment refers to the decision and an active choice to maintain the relationship and make it work. So, ayan ang ideal na sinasabi ni Sternberg sa pagmamahal. Meron din tinatawag na consummate love. This is considered the ideal or complete form of love and involves a balance of passion, intimacy, and commitment. Ayan tinatawag na consummate love. Pero meron din tinatawag na romantic love. Characterized by passion and intimacy but lacking commitment. Oh, but parang may naalala kayo sa lacking commitment. Oh, companionate love involves intimacy and commitment without a strong passion. So para ka lang nakakulong sa isang relasyon na wala kayong ginagawang kahit ano. Now, pagtawanan natin yung sarili muna natin. So bakit nga ba ako dilulu? Ito ang isang infographic ko. So dilulo ako kasi unang-una inggit ako. Kasi syempre, delusional tayo kasi inggit ako, baka siya may bebe, pangit pa ako, kapalit-palit pa ako. So, ayan, una inggit ako. Second one is lonely. Syempre, gusto kong maranasan magmahal ng tunay at mahalin ng tunay, mga kaibigan. Pressured ako. Kasi, for example, meron kaming... May gala kami sa with relatives, sabihin, Kab, ang pogi-pogi mo, wala ka pa namang girlfriend. Ganun talaga. Syempre, may iba't iba akong priorities. At itong gaslighter ng taon. Ginagaslight ko yung sarili ko na magkakaroon ako in the near future kahit wala pa naman. Basically, to end this, love is a social thing. We are so pressured about how the people around us will react. Ginagawa natin itong katatawanan, like ginagawa niyo, pinagtatawanan niyo ako. Ginagawa natin itong katatawanan, pero mahalaga na pag-usapan ng love, mga kaibigan. Mahalaga na pag-usapan dahil marami ng nabubulag sa pagmamahal.
Marami nang isinasawalang bahala yung mga red flags ng isang tao kasi God, mahal ko eh. Ang laki ng biceps niya. Maaring maraming nagpapatuloy na magmahal kahit nasasaktan na. Kahit sinasakto sila ng iba. Marami nang pinaasa, marami nang pinaiyak, ginamit, marami nang natataranta, nalilito, litong-lito. Gulong-gulo sa mga buhay kung ano nga bang sinisigaw ng puso nyo. Mahalaga na pag-usapan ng ganitong konsepto ng pagmamahal upang imulat natin ang mata ng bawat isa. Mahalaga na pag-usapan ng ganitong konsepto upang mag-grow tayo sa person at syempre maliwanagan tayo na tumatak sa isip natin ang salitang tama na. Tama na at gumising ka na. Guys, on a personal note, magmahal tayo kapag handa na, sabi nga sa Ben and Ben. Ibig lang kapag handa na, hindi na lang trip-trip lang. Woo! So yun, kumanta na din ako. So, sabi nga sa El, wag natin itrato yung pagmamahal na parang TikTok trend na overnight lang kaya mo na magmahal. Guys, let's not settle for less. Kapag nagmamahal tayo, tandaan natin yung tatlong bagay na sinabi ko. Passion, intimacy, and commitment. Humanap tayo ng tao magmamahal sa atin sa mga panahong hindi tayo kamahal-mahal. And that for me, when true love and genuine start. When true and genuine love starts. Ulit, humanap tayo ng tao magmamahal sa atin sa mga panahong hindi tayo kamahal-mahal. And that for me is when true and genuine love starts. Kaya kapatid, tinatanong ulit kita, kamusta na ang puso mo? And that is my sources. Marami silang sa pag-ibig.